So mga tol, last week of training na nga po ng ating pambato na si Unified WBA at IBF Super Bantamweight World Champion Marlon Tapales sa Baguio City. Ilang araw na lang kasi mga tol, lilipad na ang Team Tapales papuntang Japan. At isang linggo bago ang bigating labang kay Unified WBC at WBO Super Bantamweight World Champion Japanese The Monster na Oya Inoue. Nag-jogging, sprinting at shadow boxing si Tapales habang sumisigaw ang Team Tapales mga tol ng Shock the World. Kasakasama pa rin po ng Team Tapales si Sean Gibbons. Samantala, matatandaan, sinabi nga po ng head coach ni General Casimero na si Jason Casimero na suporta daw sila kay Tapales, pero pagdating daw sa pusta, ilalagay daw nila kay Naoya Inoue. Matapang nga pong pinosya ni Jason Casimero sa page ng Quadro alas It's My Boy. Ayon kay Jason, kaya daw nila yan pinos dahil may basbas umano sa Team Tapales. Kumbaga, nagpaalam sila sa Team Tapales bago i-post yun. Subalit birada nga po ng tagapagsalita at member ng MP Promotion na si Silver Boys TV. Hindi daw totoong may basbas ang post ni Casimero sa Team Tapales. Ang totoo nga daw mga tol, may galit pa nga daw ang Team Tapales dito kay Jason Casimero. Speaking of Casimero, pinakita nga po niya ang dati niyang laban dito sa tigasing si Filipos ni Tumbua, kung saan tinalo niya ito via unanimous decision at pinabagsak sa round 6. Paliwanag ni Casimero sa caption, "Ako si Boy Hingal. Oo, Boy Hingal na kung Boy Hingal. Pero hindi ako madali pabagsakin. General Casimero versus Filipos David." Sa kabilang banda naman mga tol, nagbigay po ng mensahe ang Pinoy World Champion noong 80s na si Rolando Navarrete sa paparating na laban ni Tapales kay Naoya Inoue sa Japan. Ginudlak nga po ni Navarrete si Tapales mga tol. Sa mga hindi po nakakaalam, nagsimula ang professional boxing career ni Navarrete taong 1973 at nagtapos noong 1991. Nagtala siya ng record na 56 wins, 15 losses and 3 draws with 33 knockouts. Naging world champion siya noong 1981 nang inakout niya sa round 5 ang boksingerong si Cornelius Bosa Edwards ng Ugunda sa bansang Italy. Nakuha nga po ni Navarrete dyan ang WBC Super Featherweight Belt. Samantala, pinakita naman ni Naoya Inoue mga tol ang timbang niya ngayon. Nasa 57.9 kg na nga po ang timbang niya. At kung i-convert nga po natin yan sa pounds, nasa 127 pounds na po yan. Ibig sabihin, pang featherweight pa ang timbang ni Inoue. Ilang linggo pa naman bago ang weigh-in nila ni Tapales, kaya makukuha pa rin ni Inoue ang tamang timbang sa darating na December 25. Sa kabilang dako naman mga tol, dahil matunog ngayon ang match-up sa pagitan ni Devin Haney versus Jerbonta Tank Davis, dahil sa paghahamon ni Devin Haney matapos niyang talunin si Regis Progray at makuha ang WBC Super Lightweight Belt. Sinabi nga po ng tatay ni Devin Haney na si Bill Haney mga tol na coach na din, hindi umano sila lalabang kay Davis sa anumang catchweight o rehydration close. Dapat daw super lightweight o 140 pounds ang paglalabanan. Kung ano daw ang rules, yun daw ang dapat sundin. At kung sino ang mananalo, siya daw ang magaling. Hindi daw sila pwedeng lamangan. Banat pa ni Bill Haney kay Tank Davis, rehydration champion daw ito. Kaya yan nasabi ni Bill Haney mga tol. Dahil ganyan na ganyan ang nangyari sa laban ni Tank Davis versus Ryan Garcia. Pumayag si Garcia na may catchweight ang laban nila ni Tank Davis at merong rehydration close. Kaya ang kinalabasan, knockout si Garcia sa round 7 kay Tank Davis sa isang body shot.